Sino ka? I don't sign autograph pag nasa bahay ako. This is my space. Ano bang pinagsasabi mo? Ikaw ang nagpapunta sa akin dito, di ba? What? Minamadali-madali mo ko tapos ganito? Pwes, maghanap ka ng bagong agent mo dahil kahit ipasisante mo pa ako, hindi kita tutulungan. Sadali nga. I was waiting for an agent and you're late. At kasalanan ko pa ngayon. Well, if you were earlier, then I wouldn't have mistaken you as a fan. Fan? Eh bakit sino ka ba? Eh, hindi nga kita kilala. Can't you recognize me? Hindi. Sino ka ba dapat? Forget it. My point is, this would not happen if you're on time. It's your fault. Fault ko pala. Sige, ayusin mo mag-isa unit mo. Fine, umalis ka. I open the door for you. Hi! Oh my God, I knew it. Dito ka pala nakatira. Kahapon pa ako naghihintay sa labas. Pwede ba akong humingi ng autograph mo, please? Dito, oh. Pasensya na. Pero baka magselos yung girlfriend ko sa'yo. Girlfriend? Yes, she's my girlfriend. Pasensya na, next time. Next time na lang. Thank you. Thank you, Lord. Matagal na akong sinustok ng babae na yan. What's wrong with you? Ano what's wrong with you? Bakit mo ko hinalikan at pinakilalang girlfriend sa kanya? I was just pretending. Matagal na akong sinusundan ng babae na yan. And she's not the only one. Lahat ng mga fans ko, they think they're my girlfriend. Kawawa ka naman pala, no? Ang dami naghahabol sa'yo na babae, pinagkakaguluhan ka. Are you making fun of me? Oo. At wala akong panahon na mag-pretend na girlfriend mo. Tabi dyan! Grabe naman yung Kenji Seldra na yun. Kung may stalker siya, bakit kailangan niya pa akong idamay? Ay nako, Janine. We're talking about Kenji Seldran here. The Kenji Seldran. So? Anong so? Hello, isa lang naman siyang soccer superstar player. Nagpanalo sa national team ng Asian Games. At siya kakaliwat ka ng endorsements. At he's the most eligible bachelor in town. Kahit na sports superstar pa siya, commercial model, o kahit nagaling pa siya kasikat, hindi pa rin acceptable yung ginawa niya sa akin. And sa susunod, I'll make sure na hindi niya na pwedeng sabihin kung kani-kanina na girlfriend niya ako. May asawa at anak akong tao. Sa bagay, I understand you. Alam mo, swerte ng asawa mo. Kasi napaka-hardworking mo at saka napaka-loyal mo. But Janine, you have to remember, he's one of our prime clients. So you better treat him well. What if ipasa mo na lang sa akin si Kenji? Kahit mag-pretend akong girlfriend niya, okay lang. Kahit totohanin pa. Di ba may asawa ka? Are. Oh, Dale. You made it. Kala ko no-show ka na naman. Oh, magkaya yung tsura mo. Sino kaaway mo? Tumbol na naman yan kay Janine, no? Kung inakakaya niya, may pagkakait niya sa akin ng anak ko. Nagkakamali siya doon. Napakailam ko sino pang asawa niya. Ako lang ang pwede maging tatay ni Audrey. Janine, ito pa yung may anak kay Victor? Ba't mo alam ang pangalan ng asawa ni Janine? Kilala mo siya? Look, pare. I only met him a few times. Tsaka baka nagkakamali din ako. Baka coincidence lang. Kasi Janine din yung pangalan nung kay Victor. Victor Guevara yung sinasabi ko. Kilala mo ba? Saan siya nakatira? Ayoko madamay siguro na yan. Pare, nasan siya? Pare, out na. Look, I already told you. Ayoko madamay siguro na yan. Pero kung gusto mo malaman kung nasa si Victor, hindi kita pipigilan. Ayoko lang manggagaling sa akin. Hello. Alamin mo kung saan nakatira si Victor Guevara. Dodoblihin ko ang bahay sa'yo kapag nalaman mo kung anong address niya. Bye.
Siguradong outside ko lang bura naman ako kay Doris ito. Sensya ka na, pati ikaw nadadamay. Ayos lang yan. Eh, tayo-tayo, sama-sama tayo. Magkain tayo eh. Kamintay na bukas na yan. Ano? Pag may doorbell, matitinig nga eh. Blessing nga eh. Blessing nga ko eh. Dito na dito. Hoy! Sino ka ba? Ano problema mo? Yung kaibigan mo ang problema ko. Huwag ka nang aagaw na hindi sa'yo, ha? Ano ba sinasabi mo? Sinakaw ka! Huwag ka nang aagaw na anak na iba! Wala akong inaagaw sa'yo! Sino ka nang? Pinakasalan mo na yung mahal ko! Matiyan ako ang angkinin mo! Ano? Pare-pare! Ano ba pinagsasabi mo, ha? Si Janine at si Audrey! Ano si Audrey? Oo! Anak ko siya! Kahit na anong mangyari, hindi ako papayag na ikaw ang tawagin niyang ama! Hindi ka dapat nakipag-away. Alam mo naman delikado ang buhay mo eh. Sino pa talaga yung lalaking yon? Ang lakas ng loob niyang sumugo dito. Sinabihan ko na si Gary. Sinabi ko sa kanya na pag pumunta siya ulit dito, pananagutan niya lahat ng ginawa niya sa'yo. Anak, wala ka ba talagang naaalala tungkol na sa sinabi niya? Hindi mo ba talaga anak si Audrey? Maiiwan niyo muna ako. Salamat, ha? Ano pong balita, Mami? Kausap ko na nga itong kaibigan ko. Natutulong sa ating pa-blatter yung lalaking ng bugbog dyan kay Victor. Pero teka, palagay mo totoo yung sinasabi ng lalaking yon na siya yung ama ni Audrey? Hindi ko po alam, pero imposible na mga mangyari yon. Kay Janine mismo nang galing na si Victor ang ama ni Audrey. Alam naman magkamali siya. Bakit ka magsisinungaling yung tao? Eh, yung ibang lalaki nga dyan ayaw umamin. Teka nga, ikaw, saan kayo nagpunta ni Kuya, ha? Ha? Eh, sakit mo ka si Kuya kung saan mo pa dinadala. Huwag ka na gumatong, Mami. Hindi, ano? Honey Bunch, kasi yung kapatid mo, maraming daladala. Eh, siyempre, hindi ko maintindihan. Lumas lang kami, nag-boytok lang kami. Nakaramay ako. Ay, Mami. Nay. Oh. Kamusta si Kuya? Gusto daw niyo mapag-isa. Ay, sige po, hayaan na lang natin muna si Victor. Tama ho si Gary, May. Hayaan na lang muna natin si Kuya. Ang problemahin na lang natin ngayon is kung totoo ba yung sinasabi ng lalaking yun. Pero kasi duda talaga ako doon sa Janine na yan eh. Alam mo, May, unang sabi pa lang ni Kuya na may anak siya, parang ayoko nang maniwala. Hindi nagsisinungaling sa akin ng Kuya mo. Uwe. Mami. May, malay mo naman na impluensya ng babaeng yun. Alam niyo po, tama na yan, Honey Bunch. Isang tao lang naman makakapagsabi ko sino talaga kama ni Audrey. Si Janine. May, busy po ba kayo? Tapos lang akong trabaho, anak. Bakit? Pwede ko po ba dalawin si tatay kina Tita Doris? Tutay, tapos na naman po ang assignment ko eh. Pwede po ba, Nay? Sige, kung papayag si Tita Doris mo. Sige po, tawagan na po natin siya. Anak ko, kailan ba kung ikaw na lang ang tatawag? Sige po, tawagan ko na po siya ngayon. Honey Bunch! Honey Bunch! Ito na yung kape mo. Wow! Sarap ba to? Yes, of course. Siyempre ko nag-deplay. Thanks, ha? Sabay, sabay, sabay. Sabay, sabay, sabay. Ay! Si Yvonne. Hello? Oh! Marcos, napatawag ka. Pwede ko po bang dalawin si tatay? Ha?
Ano kasi Marcos eh, medyo masama pa yung pakiramdam ni tatay. Pwedeng sa ibang araw na lang para makapagpahinga na rin ang tatay mo. Okay po. Sige po. Bakit? Anong sabi ng Tita Doris mo? Saka ko na lang daw po dalawin si tatay. Sige po, Nay. Panik na ako. Gusto pumunta ng bata? Oo. Oh, ba't di mo pinapunta? Honey Bunch, siyempre, magtatanong yung bata. Pag nakita niya na may pasa si Kuya, ano sasabihin ko? Alam nga naman sabihin ko na puruan siya ng totoong tatay ni Audrey. Oo. Oh, sabihin natin totoo. Honey Bunch, pag nalaman ni Yvonne at ni Marcos na si Kuya ang hindi totoong tatay ni Audrey, eh di malamang gulo na naman yun. Pero Honey Bunch, parang iba yung... Parang mali yung... Hindi mo sinasabi sa tunay na anak ni Victor kung nasan siya. Parang mali eh. Kasi... Hanggat hindi pa natin alam yung totoo, huwag na muna nating sabihin. Magsigurado na lang tayo. Albert. Peace offering, bro. Pasensya ka na kagabi. Medyo masama talaga yung timpla ko eh. Patutuloy ikaw na damay. Pare si... Si Victor. Alam ko naman eh. Ayaw mo lang makialam. May point ka eh. Pero hindi pa rin ako dapat nag-alis sa'yo. Si Victor ba? Nakausap mo na? Hindi lang nakausap. Eh, hindi naman pala marunong lumaban yung gagong yun eh. Pare, ingat ka lang. Kasi alam ko, may sakit si Victor. Aksidente yun. Nagkaroon ng amnesia. Kaya kahit si Janine, hindi niya matandaan. Ano? Bakit sa tingin mo hindi siya lumapit sa'yo? Dahil wala siyang idea sa mga sinasabi mo. Kaya hinahinay ka lang. Seryoso ba yan? Eh, pagkakataon ko na to. Kung hindi naman pala niya naaalala si Audrey at si Janine, mas mabuting mapunta na lang talaga sila sa akin. Hindi rin naman si Audrey ang gusto kong bawayin eh. Pati si Janine. I'm going to win her back. Hey, Mom. May, bakit po may nangyari po ba kay Victor? Okay lang ba po si Papa? Pumasok ka muna sa kwarto mo, Audrey. May kailangan lamang ako itanong sa mami mo. Audrey. May kamusta po si Victor? Si Victor ba ang tunay na ama ni Audrey? May nasabi ko na po yan sa inyo dati pa. Si Victor po ang ama ni Audrey. Kung ganun, sino yung lalaking nagpunta kagabi dun sa bahay at binugbog ang anak ko? Nabugbog si Victor? Oo! Yung lalaking nagpakilala na siya daw ang tunay na ama ni Audrey. Sino yung lalaking yun, Janine? Siya ba ang tunay na ama ni Audrey? Si Victor po ang ama ni Audrey. Aminin mo na! Pinapaako mo lamang si Audrey kay Victor, hindi ba? Siya po ang ama ni Audrey. Bitiwan mo ako! Hindi ko po kayo papatulan alang-alang kay Victor. Nasagot ko na po yung tanong ninyo kaya makakaalis na kayo. Ito, tatandaan mo. Sa oras na makumpirma namin na niloloko mo lamang kami, pagsisisihan mo lahat ng ito. Hinding-hindi ka namin mapapatawad dahil sa ginawa mong pagsira sa pamilya ni Yvonne. Janine, ano ba? Kung gustong kunin ni Dale si Audrey, ako ang harapin niya, hindi si Victor. Tapos, pag
pagdating doon, naisip mo na bang gagawin mo? Lahat ng kailangan kong gawin, gagawin ko para tigilan lang kami ni Dale. Hindi ko papayagan na sisiraan niya ang pamilya ko. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para kay Victor at Audrey, Carla, hindi ako papayag. Mami, bakit galit na galit po kayo? Baby girl, may kaaway lang si Mami sa trabaho. Just make sure hindi lang kapakan mo iniisip mo. Sine, tapos kain tayo sa labas ng Tito Paris mo. Huwag na po, Nay. Dito na lang po ako sa bahay. Kana! Ano, basketball tayo? Ha? Tara, dali, basketball tayo! Eh, wala naman po ang kakampi. Ako? Hindi pa ako pwedeng kakampi? Eh, wala po tayong kalaban. Si Tito Paris! Diba? Sige na nga. Matatalo, malilibre, ha? Oh, game. Hindi naman na. Kumarunong si nanay mag-basketball, eh. Ay, grabe, hinahamon ako nito. Ako kaya nagturo sa dito parts mo? Paano po yun? Nakachinelas lang po tayo, wala po tayong sapatos. Problema ba yun? Ay, di kukunin din dito parts kunin mo. Kunin mo, ganun mo lang lang, ha? Oh, basketball, ha? Game ha? Po. Kapit tayo. Janine. Ang kapal na mukha mong puntahan si Victor at saktan? Kung si Audrey ang habol mo, ako ang harapin mo, huwag si Victor! Yan ba lalaki pinagmamalaki mo? Anong klaseng lalaki nang tatago sa saya ng asawa niya? At bakit? Hindi ba nagtatago ka rin sa saya ng nanay mo? Pare-pareho lang kayo? Ang kaibahan lang ni Victor, mahal niya ako at mahal ko siya! Kung talagang totoong sinasaya mo mahal ka niya, o eh bakit kanya kinalimutan? Oo, Janine. Alam ko may anisa ang asawa mo. Anong gagawin yung pag hindi na bumalik ang alaala niya? Habang buhay ka nalang ba maghihintay sa isang lalaki hindi ka na mahal? Paparan na si Audrey. Wala kang pakialam sa buhay namin ni Audrey. Sandali nga. Tawan mo ako. Johnny naman. Hanggang kailan ka ba magsisinungaling? Alam ko na yung nangyari. And I'm sorry. I'm sorry kasi iniwan kita. I'm so sorry kasi wala ako sa tabi mo nung pinanganak mo si Audrey. Sorry dahil kamuntik ka na mamatay dahil sa panganganak. Higit sa lahat, I'm sorry. I'm sorry kasi dito ko lang na-realize na hindi ko kayang mabuhay na wala ka. Na wala kayong dalawa. Please give me another chance. Pwede, please. Ilang beses ko bang paulit-ulit na sasabihin sa'yo na hindi mo anak si Audrey? Wala kang anak! Hindi mo siya anak! At tigilan mo na kami! Layuan mo na kami! Hindi mo siya anak! Hindi mo anak si Audrey! Hindi mo siya anak! Thank you.
Sinasabi ko na nga ba, yung Dale na yan, may gusto pa rin yan sa'yo eh. Ang tindi naman ang kamandag mo, my friend, no? Wala na akong pakialam ko na pang nararamdaman ni Dale para sa'kin. Basta hindi niya makukuha ang anak ko. Pero alam mo, iniisip ko lang kasi parang ang tindi ng instinct niyang Dale na yan. Pina-fake na natin yung paternal, paniwalang-paniwala pa rin siya na siya ang ama ni Audrey. Alam nga ni Dale lahat ng history namin ni Audrey eh. Pati yung panganak ko, lahat. Kahit na yung muntik na kami mamatay ni Audrey dahil sa panganak ko. Carla, paano niyo nalaman yun? Hindi ako ha, not me. Alam ko naman yun eh, pero sino kaya? Sino pa ba ang kinakasama mo dati? Sino pa ba ang nakakaalam? Si Tita Vida. Nung una si Dale, ngayon naman, ikaw. Ano naman kaya ang gusto mong malaman? So kayo nga po nagsabi kay Dale na anak niya si Audrey? Oo. Alam niyo po ba kung anong ginawa niyo? Kukunin ni Dale sa akin ang anak ko. Ikaw ang nagumpisa ng kasinungalingan, Janine. Kaya karma mo to. At hindi mo naman pwede ipagkait si Audrey sa ama niya. Dahil kahit ano pa ang gawin mo, siya pa rin ang ama ng anak mo. May karapatan siya. Diyan po kayo nagkakamali. Isinuko na niya ang lahat ng karapatan niya nung iniwan niya kami. Huwag mo naman idamay ang anak mo sa galit mo, Janine. Hindi ba't ikaw na rin mismo nagsabi noon, kailangan ang ama ng anak mo? O, pwede sa piling ni Dale, magiging mabuti ang buhay niya. Hindi kailangan ni Audrey si Dale. Akong bumuhay sa kanya ng mag-isa, binigay ko sa kanya lahat, kaya ako lang may karapatan sa kanya, ako lang! Kaya mo ba finake ang paternity test? Para ipagkait si Audrey sa ama niya? Naku, Ibo! Yvonne! Nararamdaman ko may chikang mangyayari. Naku, mabuti naman at nagpakita ka sa amin. Akala ko habang buhay mo na kami pagtataguan. Nay, intindihin na lang mo natin si Ibo. Hindi, Doris. Tama si Mama, hindi rin tama na habang buhay ako nagtatago. Pasensya na ako kung hindi ako nagpapakita sa inyo. May alam niyo naman na mahal ko kayo ni Doris eh. Halos parang pamilya na ho kayo sa akin. Pero may hindi na ho akong asawa ni Victor. Kaya kahit gaano niyo kung gusto magkabalikan kami, hindi na ho tama. Dahil may ibang asawa na ho siya. At mas lalo lang ho nahihirapan ang paghihiwalay namin sa tuwing nakikita ko kayo na umaasa. Yvonne, kahit maghiwalay kayo ni Kuya, kaibigan pa rin kita, ha? Salamat. Pero kailangan ho nating tanggapin na may iba ng pamilya si Victor na naghihintay sa kanya. Si Janine at si Audrey. Hindi anak ni Victor si Audrey, Yvonne. Yvonne, tama si Mamay. Kagabi may pumunta dito isang lalaki. Siya raw ang tunay na ama ni Audrey. Nag-away pa nga sila ni Kuya eh. Oo! In fairness, gwapo yung lalaki, matangkad. Oo, anak. Ginamit lamang ni Janine si Audrey para makuha niya si Victor. Kilala mo naman si Victor. Paninindigan niya ang kanyang anak kahit bunga pa ito ng pagkakamali. Pero ngayon lumabas ng katotohanan, wala na si Victor kailangan pang panindigan. Pero anak pa rin ni Victor ang dinadala ni Janine. Kasal pa rin sila. Pero Yvonne, hindi niyo ba naiintindihan? Kung totoong hindi anak ni Victor si Audrey, mas masahol pa ang ginawa niya sa akin dahil iniwan niya si Marcos sa sarili niyang anak sa batang hindi naman niya kadugo. Sa laki ng kasalanan ko sa'yo, kulang pa lahat ang dinaharas ko para makabahid sa mga yun.
sorry mo ako. Hindi ko alam kung paano ito nagawang saktan. At pagtaksi lang. Ibon alam kung mahal na mahal kita eh. Kahit anong mangyari, hindi rin mabura sa puso't isipan ko. Patawad. Bigyan mo ba ako ng isa pang pagkakataon, di ba? Papatunayan ko sa'yo kung gano'ng kita kamahal. Parang ama mo na. Saktan ka. Sa mga linggong magkasama tayo, niramdaman ko ulit na maging asawa mo. Pero hiram na mga oras lang yun. Ngayon ito, nahihirapan akong talikuran ka. Sana ako na lang ang kinalimutan mo. Victor, sana ako na lang hindi si Janine at si Audrey. Dahil gustuhin ko man, hindi ko makakalimutan ang lahat ng kasalanan na ginawa niyo sa akin. Mas madaling burahin ang mga alaala kaysa sa kasalanan. Anong nangyari sa ating dalawa? Akala ko noon tayo naging